Hi guys, recent patch ni Bob si Bane, kaya napakarami na ulit nang gumagamit ng hero na to lalo na sa high ranks. As you can see dito sa official Mobile Legends website, pangatlo po si Bane sa most used hero sa Mythical Glory category. Napakalaki po ng tinalon sa rankings ni Bane dahil before nung update, pang 76 lamang siya pero ngayon pangatlo na agad dahil sa recent changes sa kanya, dami na ulit gumagamit. Siguro, maganda nga yung pinagbago at talagang pumasok na ulit siya sa meta kaya napakarami nang gumagamit. Meron din siyang 55% win rate na not bad compared sa mga ibang nasa listahan. Ang una pong nabuff sa Bane ay yung passive niya. May dagdag damage na rin kasi yung passive ni Bane, depende sa max HP ng kalaban. Kaya as you can see dito, mas malaki ng kakaunti yung damage natin sa Zilong compared dun sa Layla kasi mas malaki yung HP ng Zilong. Pero guys, mas lalo niya yung mahalata kapag mas tanky yung heroes na kalaban niyo. Diyamak na mas malakas talaga yung damage nun kumpara kapag maliit yung HP ng kalaban. Para malaman niyo po yung HP ng kalaban, tignan niyo lamang yung red bars katulad nito. Ang 1 bar ay equivalent sa 1000 HP. Ang sunod naman po na nabuff kay Bane ay yung first kill niya. Although tumaas yung cooldown ng first niya, tumaas din naman yung damage niya at may bagong effect na dinagdag kay Bane. Ito po yun guys, napaka-interesting eh. Sabi dito, for every 100 physical attack, mababawasan po yung cooldown ng first ni Bane. Kaya mahalaga po guys na mag-build tayo ng physical attack items kay Bane para ma-maximize itong bagong effect na to at talagang mabawasan yung cooldown ng first niya at ma-spam natin all throughout the game yung first niya. Kaya talaga guys, say no na po tayo sa magic build na Bane para ma-maximize natin skill na to kasi gagana lang po ito kung physical attack. Tapos guys, dati tumataas yung damage ng bounce sa first kill ni Bane kapag napatay yung unang hero. Pero ngayon po, kahit hindi na po mapatay yung unang hero, sumasakit na agad yung damage ng bounce niya. Kaya kung nakita nyo dito, critical agad yung damage dun sa Zilong kahit hindi pa namamatay yung Layla. Dati po kasi need pa po mamatay yung Layla bago siya mag-critical sa Zilong. Ngayon guys, automatic masakit na agad yung bounce ng first niya. Ang bilis din po talaga ng cooldown ng first ng Bane ngayon sa update ngayon kaya napakasakit niya. Kaya mamaya guys, makita nyo yung advantages nito at talagang makita nyo ini-spam lang natin yung first kill natin or throughout the game. So parang in and out lang tayo palagi. First lang tayo, out, first lang tayo, out, first lang out. Talagang ini-spam lang natin yung first niya guys. Tapos guys, yung next na binago naman kay Bane ay yung second skill. Although binabaan yung base HP ng regen ni Bane, mas mataas na yung heal niya kapag mas mababa yung HP niya. Kaya as you can see dito, ang baba ng HP natin kaya ang taas ng heal pero habang tumataas yung HP natin, bumababa din yung heal na bigay. So yun lamang po yung mga adjustments na ginawa kay Bane at naiintindihan nyo po na mabuti. Kaya tara guys, tignan na natin kung gano'ng ka-effective si Bane ngayon dahil sa mga recent adjustments na ginawa sa kanya sa gameplay natin. Pero bago yan, bibilin muna natin itong bagong labas na epic skin ni Bane na Soul Defier dahil napakaangas ng effects nito at ang ganda niya tignan guys ang astig. Kaya magpapa-recharge muna tayo guys gamit ang Kokod P kung saan makakabili tayo ng diamonds on discounted prices. Click nyo lamang link sa aking pin comment upang mapunta sa website nila. Nilagay ko lamang ang aking user at server ID, pumili ako ng package na gusto kong bilhin. Binayaran ko lang through GCash at kapag tapos nito, dumating na agad yung diamonds natin. And as you can see, binili na po natin agad yung Bane skin na to. Alright guys, so nagsimula na po yung ating game at excited na po ako na ipakita sa inyo yung mga adjustments na ginawa kay Bane at excited na rin ako makita kung ano yung magiging itsura ng Bane ngayon na binuff na siya. At yung first item natin po dito mga kaibigan is Hunter Strike para meron po tayong cooldown at movement speed. Kasi yun po yung pinakamahalaga kay Bane guys, yung cooldown para ma-unlimited natin yung mga skills niya, yung first niya, yung second niya, yung ultimate niya. And then as you can see dito guys, sa top buff po tayo una na kumuha ng buff para magpo-Pokemon po tayo dito. And then kukunin natin yung red buff pagkatapos nito at papunta talaga tayo guys dun sa bottom lane. So yung rotate ko kapag core yung ginagamit ko is palaging papunta dun sa gold lane natin para make sure natin na hindi siya mababaog at palagi natin siya madadalawan. Kaya guys palaging ganun, kung ano yung opposite buff dun sa gold lane nyo, yun yung palaging unahin nyo dito. At yung Selena dito wala tayong flicker kaya napatay natin siya. Pero sayang nga lang nakiisan tayo. Pero okay lang yan mga kaibigan, okay lang yan Atlas, ganun talaga, huwag ka na magsorry. Pero yun nga guys, magre-red buff na tayo. At yung retribution na gamit natin dito mga kaibigan ay ice retribution para meron tayo pang habol or pang takas sa kalaban kasi magiging malambot lang po yung Bane natin, no? Kasi puro physical attack items yung Bane natin. Wala tayong tanky items dito, guys. And karamihan naman ng core, 'di ba, guys, puro tanky items. Pero yung Bane natin hindi tank to. More on physical to. Hindi rin mage, pangit na yung mage, guys, ha. Yung nakay mag-mage. At ayan na nga, guys, nandito na tayo sa bottom lane at feeling ko mapapatay natin yung Gusion dito. But level 2 pa lang yung Gusion. Ah, kasi may Hanzo kami sa top, kaya siguro nakuhaan siya ng red buff noon. At dito mapapatay na agad siya, mga kaibigan. Kawawa naman yung Gusion, no? Pero ayun nga guys, kagandahan ng ice retribution, 'di ba? Na-slow natin siya. Bakit dito guys yung blood retribution kasi hindi naman natin kailangan ng extra damage kasi masakit na yung Bane natin. Kaya ice retribution na lang po yung pipiliin natin. At dito, grabe kinakawawa ni Hanzo yung mga nasa taas. Kaya pupuntahan natin 'yan, sana mapatay natin first kill, second.
Sayang di ko napindot yung second, pero feeling ko kahit napindot natin yun, meron pa rin matitirang HP eh, or ewan ko. So yun, magta-turtle na po tayo dito guys, at sure ako na makukuha natin tong turtle na to kasi nga level 3 pa lang ata yung Gusion, di pa siya ata level 4. Kuwawa naman yung Gusion, no? At yan, nice one, makukuha na natin to. No need to retry na, wala namang co-contest. At yung Celera dito, uy, kawawa, patay. At ayun na nga guys, bog na bog yung kalaban, lalo na yung Gusion. Pahan kasi guys na yung core Gusion, lalo na pag hindi siya naaalagaan ng tank nila. Ewan ko kung bakit yung Cho tank nila ay nasa top. So ngayon, may invadean ko yung Gusion nila. Kawawa naman. Guys, kapag yung campi nyo is na-invadean ng kalaban, make sure nyo na tutulungan nyo para hindi ko sila nababawag ng parang ganito, no? Tapos pipilitin pa ni Gusion ng ganyan. O, pinilit mo pa makuha yung buff, patay ka na. Wala ka na magagawa. Tapos yung Cho dito, makulit. Oh, sige. Patay ka na rin. First kill. Ah, alam ko na kung bakit nasa top yung Cho kanina pa. Siguro sinadya niya pumunta sa top para mauna yung level 4 niya kasi XP yung top, diba? Diba ganun kadalas ang ginagawa ng mga tank? Or, ewan ko, basta, baka bobol lang talaga siya. At sabi nga dito ni Gusion, eh, Gus sa kampi. Okay lang yan, Gus. Wala eh, ganyan talaga. Minsan ako malas sa kampi, minsan kayo malas. Pero ayun na nga guys, nabid na natin yung Hunter Strike mga kaibigan. At yung next item natin ay yung Tough Boots na po, para meron tayong pantaka sa Clash, no? Kasi medyo maganda rin yun guys, para ma-immune mo yung masyado yung mga stun. At ayun na nga, Ice Hunter Tough Boots. Tapos red buff lang tayo dito mga kaibigan. And then magro-rotate na tayo papunta dun sa bottom lane, okay? Okay, ito na, papunta na ako ng bot lane mga kaibigan. Nakahanda na rin yung ultimate ng Atlas. So magka-crash na tayo dito. Pumana na ngayon si Lena, kaso hindi tumama. At ayan, yari ka sa amin, nabuling ka namin. Yari ka. Bang, patay na to guys, ultimate lang ako, second, patay. At oo nga pala guys, hindi ko po pala na-explain sa inyo yung second skill po ni Bane. Make sure nyo po guys na pinapatagal nyo po yung second skill niya para mas masakit lalo yung damage. Huwag nyo agad gagamit yung second skill kapag kakakas mo pa lang. Make sure mo na patagalin mo para pag mas lalong tumatagal, mas masakit yung damage nun, no? And then ayan, gugulin lang natin yung Gusion. Patuloy natin siyang gugulin hanggang sa red buff. Kasi bawg na siya ngayon. Talagang hindi na natin siya pinapakuha na ng buff. Dinodominate na natin. Nakaka-bad trip kami yun guys kung ako yung Gusion. At ayun, kinuha pa ng Hanzo yung buff niya. Pero hindi natin ata siya mapapatay. Ay, bumalik siya. Ba't siya bumalik? Buti na may first kill ako. Patay yan. Nice one. At dito guys, huwag natin kalimutan may ultimate pa yung Atlas. Kaya kaya pa to. Atlas, ultimatean mo. Oh my god, sayang. Wait lang, mag-ultimate yung badang. Atlas, ultimate. Atlas, ultimate. Yan na. Nice one. Nice one. Ay. Lolo, ginagawa ng tube, bumalik pa. Settings na talaga. Oo nga, Gusion, tama yan. Settings na lang talaga. Wala ka na magagawa sa kampi mo. Ayoko magsalita, baka sabihin nyo mayabang ko. Pero hindi magaling yung ginagawa ng mga kampi natin dito. Pero ayun na nga guys, wait lang. Feeling ko mapapatay pa natin yung Gusion kasi meron akong Ice Retribution eh. Pero ayun, nag-ultimate siya. Pero mapapatay pa rin natin yan, nice stun. Nice one. So yun, magiging aggressive lang talaga tayo all throughout this game para mapakita nyo po yung potential talaga nung hero na to. At talaga nito nyo guys, diba? Ang sakit ng hero natin. So magta-turtle muna tayo dito guys, and then magpa-farm na tayo ulit after neto. Pero nakita natin yung bottom lane, pinush na nung Moskov at hinahabol siya ng Atlas. So habulin din natin siya. Patayin na natin yan. Okay, habulin natin yun guys. Ang kagandahan din talaga sa Bane guys is ang bilis po tumakbo nitong hero na to. Kasi nga naka Hunter Strike tayo, tapos mamaya magbo-brute force tayo, tapos may second skill din tayo, pampabilis na movement speed. So ano, mahirap siya habulin guys. Kumbaga para siyang Roger sa bilis. Mamaya guys makita nyo sinasabi ko. So ayan, mag-ano lang tayo guys ha, magbo-blue buff na tayo and then magka-clash na tayo ulit. So after na Hunter Strike, ang next build natin mga kaibigan ay BOD po, para meron na po tayo agad na damage at makuha natin yung cooldown dun sa 100 physical attack na bibigay ng BOD, no? So ayan, magta-tap na po tayo pagkatapos nito at ayan, mapapatay natin tong badang na to. Patay na to guys. Okay, at ayan na nga guys, na-build na natin yung BOD, napakabilis lang. Tapos pwede pa natin tong pasukin yung Selena dito sa loob ng torrent na to. First kill. Yan, buti umabot pa. Kuwawa naman yung kalaban. Okay guys, ito naman. Retribution lang natin, hindi na siya makatakas. Patay na to. Bang. Alright guys, so gusto ko lang po pala ipaalala sa inyo guys na namimigay po tayo ng skin every time na nag-upload po tayo ng video. Kaya make sure guys na sumali na kayo sa ating giveaways. Una, i-like nyo lamang itong ating video at paabutin nyo ng 3,000 likes. And then pangalawa, syempre i-comment yung inyong user at server ID at kung ano yung skin na gusto nyo para yun yung bibigay ko sa inyo guys, no? So sumali na po kayo guys. At ito nga pala guys yung nanalo sa ating previous skin giveaway no last video natin. At congrats. Kaya kung gusto nyo manalo guys, gawin nyo lamang yun, sumali na kayo. At yung badang dito mga par, gusto ko rin siyang patayin. Wait lang ha, kaso wala pang minion eh. Ayoko naman pumasok ng ano. Uy grabe, ang risky ng ginawa ng Gusion. Pero wait lang natin yung ultimate ng Atlas. Ayun na, nag-ultimate na. Patay na to gar. Ang kulit. Tira mo ha, first kill ako. Bahang.
Grabe guys, napaka-dominating ng gameplay natin dito sa Bane ngayong game na to. Kasi guys, kung nakita nyo, as you can see, 7 minutes pa lang po pero 17 kills na tayo. Grabe, ewan ko kung ganun ba kasakit si Bane at talagang dinurog natin yung mga kalaban natin. Pero gusto po talaga guys na makita si Bane, no, na magamit pa dun sa mga MPL tournaments or sa mga ano, kasi hindi ko pa masyado nakita. And as you can see dito guys, na-build na po natin yung pangatlong item natin, which is yung Brute Force. Okay, so Brute Force po yung pangatlong item natin mga kaibigan, para meron tayong defense konti, may movement speed, tapos may cooldown na rin. Tapos unlimited din yung magiging passive natin dun sa Brute Force kasi palagi tayong nagamit na skill natin. So napakabilis talaga natin tumakbo dito. Ayun ko kung pansin nyo, pero pag may kalaban ako na kalaban, di niya ako masyadong mahabol kasi ang bilis ko tumakbo guys. Kasi guys, hindi naman makunat si Bane eh. Puro physical attack yung items natin dito. So kailangan natin ng defense item, kaya bin Brute Force ko na agad. So yung pang-apat natin na items, Endless Battle, and then yung next is Malefic, okay, after ng Brute Force. Tapos dito, hintayin lang natin yung set ng Atlas kasi may set po yung Atlas dito. Tingnan nyo guys yung first kill ko ah. Boom! One hit, diba? Napaka-sight, diba guys? Tapos may ultimate pa yung Atlas dito, so hihintayin lang natin siya. Ayan na guys, mag-ultimate ni Atlas. Ay, di siya nag-ultimate. Pero patay to guys. Ayan. Patay yan. Tapos dito, grabe, napakalalim mo na. Nasa loob ako ng Tori ng kalaban. Pero binabalagbag lang natin sila kaya nasa loob tayo, par. Pinamahabulin pa natin yan. First kill ako. Boom. Boom. Di ba guys? Grabe, di na ako natatakot. Sobrang sight ko na kasi. Pero wait lang, wala pang minion. 12 seconds pa mag-spawn yung minion. Grabe, na-stuck tayo dito. At ayun na nga, nag-ultimate siya. Bang. Nice. May bitang, may Cho nag-flicker. Buti di ako yung nasipan ng Cho, pre. Kung ako yung nasipan ng Cho, patay ako. Pero wait lang, di na natin siya kaya patayin. Tapos nandito na yung badang. Mag-second skill na ako, Palis. Retribution ko siya. Uy, nag-flicker. Grabe, kala ko mapapatay pa ako. Pero nga guys, no, maganda rin guys kapag Bane yung hero na gamit nyo, kapag core, maganda po na gumamit kayo ng mga set na tank, yung may ult, yung may mga CC na crowd control na kaya sumit para sakto sa Bane yun, kasi yung ultimate ni Bane ay crowd control din. So talagang hindi na talaga mapapagalaw yung kalaban kapag sinetan mo rin sila. Kaya nga guys, nauso yung ano, diba, Johnson Bane strat. Kasi yun, combo. Kaya guys, maganda kapag Bane kayo, may kasama kayong Atlas, may kasama yung Kufra, may kasama kayong Johnson, mga ganyan, para meron kayong set na ultimate para ma-ultimate nyo rin yung kalaban. Ayan guys, na-build na natin yung Endless Battle at magpa-farm lang ako dito. Kakakuha lang natin ng Lord at matatapos na talaga natin tong game na to, no? So 10 minutes pa lang, tatapusin na natin to guys. Kinuha na natin yung Lord pero magpa-farm lang tayo ganyan. Kapag wala kayong ginagawa guys, make sure nyo talaga na palagi kayong magpa-farm at hindi lang kayo nakatunganga, no? Para make sure nyo na palaging tumataas yung gold nyo at mas lalo napapalayo yung gold lead nyo sa kalaban, or kung lugi naman kayo sa gold is nahabol nyo naman yung gold ng kalaban kapag nagpa-farm kayo. So ayan guys, sasabayan na natin yung Lord dito sa top lane. Kayang-kaya na natin to my end, lalo na kapag nakapag-set yung Atlas. So yun, tignan natin guys. Pero wait lang, grabe, meron palang Gusion dito. Sayang guys, patay sana sa yung Gusion kung hindi ako napana eh. Tignan nyo guys yung first kill ko ha. Tignan nyo, mag-first kill ako dito kung kano kasakit. Nakita nyo ba yun? Pinatama ko lang sa minion yung first kill ko, tapos tumagos sa Gusion, tapos dalawang bar na lang inatira sa kanya. I-replay nyo guys ha, kung kano kasakit yun ha. Hi guys, may alam ako mga paraan upang manalo ng libreng phone gamit ng TG. Magsisimula na kasi yung season 8 ng rank game Fairy Tail World ng TG, kung saan pwede kayo manalo ng libreng rewards tulad ng phone. Ang prize pool ay 200,000 gold stars, at kapag nakabot ka naman sa top 50,000 ay makakashare ka rin ng rewards dito. Ang number 1 ay may 10,000 gold stars na pwede iswap sa Vivo Y5A at 1,200 load. Ang pangalawa ay may 5,000 gold stars na pwede naman iswap sa Ovento Toaster or 2,000 Sodexo Passes. Ang pangatlo ay may 3,000 Ghost Stars or 3,000 Load o Sodexo Passes. Pag nanalo ka, idadami ang stars mo at tataas pang iyong rank mo, kaya mas marami kang mariredeem na rewards. Click nyo lamang link sa aking pinned comment upang manalo na ng mga iba't ibang papremyo sa paglalaro ng TG. Grabe, diba? Napaka-sight ng Bane ngayon. Tapos yan, mag-ultimating Atlas. Ayun na, hintayin natin, magsiset na yan guys. Ayan, ultimate lang tayo pag nakapag-set siya. Tapos yun, diba? Para mga minions lang sila para sa atin. Grabe, diba? Napakasay na damage natin. Ayan, matatapos na natin tong game na to. So, yun lamang guys. Kung hanggang ngayon ay nanonood pa rin kayo, maraming salamat sa inyong panonood. Huwag nyo kalimutan mag-like and share and subscribe. At mag-comment na kayo ng user server ID nyo for a chance to win ng skin at alam sa atin at sa ating next video. So, yun lamang guys. Bye-bye. Mamimiss ko yun next video ulit. Sana panoorin nyo ulit ako. Bye-bye.